Yo, what's up mga katambayers? Magandang good morning, funny bagong buhay. Patay na. Kara, likot ng camera. Funny bagong buhay, funny bagong vlog na naman tayo mga katambayers. Katatapos lang natin mag-init ng tubig. Tapos ngayon ang nangyayari mga katambayers. Papunta na tayo sa itong destination ba? Sa Varacawan. At pinakita ko sa ating mga katambayers. So ngayon, nandito tayo sa Dangerous Curve. Dangerous. Ayusin mo pag-pronounce ba eh? So, paluksong na tayo dyan mga katambayers. So, ito yung shortcut. Pag nanggaling ka ng Damam, ito yung shortcut papuntang Varacatu. Ayan, papakita ko sa inyo mga katambayers. Magpasensyahin nyo na kung anong klaseng stabilizer yung meron yung cellphone ko. Dahil hindi pa tayo nakabili ng alright, pinakamagandang cellphone sa balat ng lupa. Oh no, eh, char lang. Oops, palusong na tayo mga katambayers. So, pag palusong tayo, kailangan naka-export pa tayo mga katambayers. Naka-export pa tayo. Kailangan nag-minor tayo pag nakalusong. Oops. Ayun, palusong kasi itong mga katambayers eh. So, actually, hindi talaga palusong na palusong talaga. Sobrang lusong. Yung natural lang, barayad lang na lusong. Ayun. Kita nyo naman. Alright. Nakaano lang tayo, naka 70 ang takbo pag palusong. Wala naman tayong karga eh. Mahirap lang pag may karga mga katambayers. Kailangan talaga mag-minor tayo. Pag-alan pa natin ng pag-alan kung po pwede. So nasa mga 2 kilometers na lang mga katambayers, dyan na tayo sa ating destination. Pero papasok pa tayo. Pag pumasok tayo, nasa mga 5 kilometro pa. Pero bawal ang mabilis na magpatakbo doon. Kailangan lang 40 kph every hour ang takbo mo doon. 40. So ayan, sa almaray na yan, pati yan sa kaliwa at saka kanan, mga almaray na yan mga katambayers. So nandito tayo ngayon. Hindi to private road ah. Public road to. Pero yung papasokan natin ngayon, private road na yan. Wala ibang makakapasok dyan sa gate na yan kung hindi may ano lang sa loob ng almaray. May pipikapin, may i-deliver. So nandito na tayo. Malapit na. Kita nyo naman mga katambayers kung gaano kaganda yung kalsada dito. Kaso nga yung taas ng trako napakaingay, yung tornilyo doon na hindi ko nahigpitan ng maayos kasi nga walang washer. Ang washer doon hindi bakal, kailangan yung washer doon guma kasi sun visor yun mga katambayers eh. Pero okay din naman yung ayan. Bawal umuvertic. So ang gagawin natin mga 50 to 30 meters magsignal na tayo ng pakaliwa. Alright, kagaya nyan. Ah, diba? Oops. Tapos bibigyan natin sa security yung papel. Oh yeah. Oh no. Ayan na mga katambayers. Pasok na tayo, mapasok na. Oops. Ito na yung gate. Ayan, baraka to. Kung makita nyo, baraka to. Oh, hi. Okay. Opisina ng feed mill. Ayan yung feed mill mga katambayers. Isa-isahin natin para ma-share ko sa inyo yung loob ng ano, baraka to. Pero pagdating doon sa poultry mismo, cut na tayo. Huwag na tayong mag-video doon kasi not allowed ang mag-video doon. Pero marami na akong mga video doon mga katambayers. So before tayo pumasok sa loob ng farm mismo, marami tayong madaanan na ganito mga katambayers. Anti-bacteria to. Ito yung natural lang to sa lahat ng mga farm. Berry farm, dairy farm, poultry farm, piggery farm, baby farm. Kailangan tayong mag-washing. Diba? Kailangan natin yan. Lahat mga katambayers, lahat ng pumapasok dito, kailangan ng ganyan. Whoops, ayan yung maliit na feed mill. So, pag may poultry ka, kailangan mo ring mag-create ng feed mill. Alang naman, pakainin mo ng buhangin yung mga manok, diba? Pigs ang papakain mo, ayan, may feed mill yan. Mag-deliver din kami dyan ng mga chemical products. Tapos dyan sa kaliwa mga katambayers, yan yung opisina ng
dispatch or dispatch nga at saka sa mga mekaniko dyan lahat na ginagawa yan sa welder kung may papagawa ka. Ayan yung workshop, ayan. Tapos ayan yung anuhan ng mga chemical gayan. Tapos ayan yung accommodation nila mga katambayers, ayun. Accommodation dito sa farm 1. Kasi yung farm to, mayroon din accommodation, hindi sila pwede magsama. Sini-separate sila kasi nga yung bacteria nga mga katambayers, delikado 'yun eh. Delikado 'yun magkakaroon ng bacteria ang isang tao tapos mapasok sa loob ng farm. Oh. Pero walang problema mga katambayers kasi nga bago ka papasok sa farm, maligo ka eh. Grabe. Nasubukan ko na 'yun mga katambayers. Pasensya na kayo, medyo malog-alog yung truck. Hindi kasi maganda yung pagka-espalto eh. Oh, kagaya niyan. Hangit yung pagka-espalto dito mga katambayers. Tapos ngayon ipapakita ko sa inyo yung diesel station at saka yung mga tangki ng diesel. Napakalaki yung tangki ng diesel mga katambayers. Pero wala namang kwenta yung ano dito. Mura lang ang diesel dito kaya hindi masyado pinapansin ng mga diesel dito. Hindi kagaya sa atin, napakamahal, isang daan isang litro. So 7 real. So samantala ang diesel dito wala pang isang real, 64 pa lang, 64 halala. So ayan yung, ayan niya, kung makita nyo mga katambayers, yan yung generator room, yung ano-ano generator. Tapos yung makita nyo mga tangke na yan, yung dalawang maliit at saka isang maliki. Yan yung tangke ng diesel, ayan yung pump station. Ang laman niyan mga katambayers ay 2 million liters. 2 million, yung isang malaki na yun, 2 million liters. So ngayon, papasok na tayo sa pinaka main gate ng Baraka 2. Yan, sa labas na yan, wala na yan. Hindi na sa Almora yan, iba ang farm na yan. Farm din yan mga katambayers. Parang sa Alwatan niya yata yan dyan eh. Ayun. Ayan yung main gate ng Baraka 2 mga katambayers. Tara, let's go. Siyempre, ipapakita ko sa inyo kung saan tayo nagsimula hanggang matapos itong video na ito para makita nila kung gaano kalaki yung Baraka 2 Farm 2. Ah, Baraka 2 Farm 2. Ayan. Yung iba mga katambayers, yung pumapasok talaga mismo sa loob ng farm, yung hindi pa nakatsing yung manok, kailangan maligo dyan, magbibihis. So another wash na naman tayo mga katambayers. Magwawashing na naman tayo ng ating sasakyan. Oh yeah. Farm 2 tayo, unit 3. Kasi katatapos lang ng unit 2 bukas. Oh, katatapos lang pala unit 2 ngayon. Ngayon isang house na lang yun doon, isang truck na lang. Ayan. Kapag pumasok tayo dyan, automatic yan yung tubig na yan. Bibira at bibirada yan. Oh yeah. Ayan, tingin yung mga, oops. So wifer, isang wiper pa. Okay, come on, let's go. Ituturo ko sa inyo sa inyong unit 1, unit 2, unit 3, pero unit 3 tayo ngayon pupunta mga katambayers. Tara, let's go. Ano pang inaantay natin? Birahin na natin. Ayan, 40 lang yung speed sa truck, 60 sa mga maliliit. Ayan, nasa bandang kaliwa mga katambayers, yan yung farm 2 unit 1. Ayun o, unit 1. Kung makita nyo yung kulay blue, ayan. Ayan, unit 1 siya. Tapos diritso pa tayo, kasunod yan unit 2. Okay, okay kayo. Tara, tuturo ko sa inyo mga katambayers. Papakita ko na rin, yung labas. Pero may kalsada dyan sa gilid mga katambayers, kasi nga yung mga security umiikot-ikot dyan sa buong farm na ito. Tuwing ating gabi at saka madaling araw, umiikot sila dyan, sinicheck nila baka mamaya ninakaw na ng mga manok. Ninakaw na yung mga manok mga katambayers. Kaya ang ginagawa ng Almoray, yung security dito, umiikot-ikot talaga yan mga katambayers para matcheck nila or makikita. Kasi hindi naman din basta-basta makakapasok yung kung gusto magnakaw. Kasi nga yan, may bakod na bakal, tapos mayroon pang ano, mayroon pang disyerto na naka ano, mayroon pang mga buhangin na naka ayan o, yung parang bakod na yan. Kaya pag papasok ka dyan mga elf lang, kahit 4x4 pa, hindi basta-basta makakapasok hanggat hindi kayo magdala ng loader. Lolodwirin nyo yan. So mahaba-haba proseso pa bago kayo makapasok dito, pag hindi kayo dumaan sa gate. So ang kasunod dyan mga katambayers ay farm unit
2 na yun dito. Ayan, medyo malayo-layo pa yung unit 3. Diyan tayo kahapon nagkarga. So last 2 days na lang tayo dito mga katambay. Shui, Bisburn, Bernice tayo alis. Tara, tara. Ayan. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Ayan. Ayan, bako na yan. So dito na yung unit 2. Unit 2. Oops. Dito tayo sa unit 3. Oh yeah. Oops, papasok muna tayo ng unit 2. Tignan muna natin mga katambayers kung nag-umpisa na ba sila. Uy, patay, nalaglag akong gas. Ayan na mga katambayers, pasensya na kayo, sobrang silaw eh. Ito yung unit 2. Unit 2 na tayo, pero papasok pa rin tayo mga katambayers para nakita natin yung kung anong sitwasyon dito, kung kailangan pa ba nila ng truck, kasi isang bahay na lang yung natira dito mga katambayers eh. Tapos doon na tayo sa unit 3 mamaya. Maya-maya ulit mga katambayers, papakita ko sa inyo. Ayan mga katambayers, nandito na tayo sa loob ng unit 2, farm 2 unit 2. Ayun, ayan yung mga bilog-bilog na yan mga katambayers. Yan yung lagayan ng pids. Tapos automatic na yun mga katambayers, may conveyor kasi yan kusang umiikot yan mga katambayers para yung feeds ihatid papunta sa ano, ihatid papunta sa habahay ng mga manok para kakainin nila, para kakainin. Ba't kaya nabubululululo na naman ako kasi pag nagsasalita ako kailangan nakakonsentrate lang sa pagbablog. Kaso nga nangyayari mga katambayers, may tinitignan din ako eh, sinisili po kung saan banda yung conveyor. Oops, wala pa, hindi pa sila nag-umpisa eh. Paano maaga na pagkatapos to, pag hindi kayo maaga nag-umpisa. Oops. Oh, wala pa. Tara, doon tayo sa gilid. Oops. Ayun, ayun ang isang kasama natin. Ayun, ayun, nakita nyo ba yan mga katambayers? Isang almara yan mga katambayers. Oo, isang almara yan. Ayun. Tapos ngayon, gagawin natin. Babalik na tayo. Punta na tayo sa unit 3. Come on, let's go. Let's go mga katambayers. Doon na tayo sa unit 3. Isang truck lang daw dito. Hindi naman tayo pwede makipagsiksikan dyan. Baka mamaya yung isang bahay dyan, isang house na ikakarga, di pa magkasya sa kanya. Kaya kulangin pa sa kanya. Kasya, pero kulangin pa sa kanya. Kasi sobrang tuyo yung ano ngayon, manure mga katambayers. So hanggang dito na lang muna mga katambayers. Bye-bye. Pag pinindot nyo po yung subscribe, pindutin nyo rin po yung bell. Yan. Pagkatapos nyo pang pindot yung bell, pindutin nyo po yung all. Kaya dapat yung all.